heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. Mother's Day here. I love my mother. Oh yeah, yeah. My mother. Oh. She's my mother. Every day is Mother's Day here. Pero hindi ever ba nung bata ka, naisip mo na yung partner mo would be like much older than you or younger? Kasi talaga, mga friends ko is hindi talaga mga hindi ko ka-age. Oo. Talagang mas matanda. Yes. Or, ewan ko, hindi ko talaga alam kung... Parang doon ka nasanay. Oo. Na parang yung environment nila na parang sa mga bagets. Kasi pag nakakarinig ka ng mga problema nila, hindi ko naman sinasabi na walang kwenta yung problema nila or maliit yung problema nila. It's just that parang I've been there and hindi ko alam kung paano ko i-express yung sarili ko sa'yo without you getting offended. Mm-mm. Na para alam mo yun, kasi especially mga lower batch yung mga bata, di ba? Para high school. Yung mga bata, parang medyo fragile. Uh-oh. So you have to hindi naman sugarcoat, pero kailangan isipin mo din yung sasabihin mo sa kanila, parang gano'n. So hindi ko naman siya iniisip na mag-jowa ako ng matanda, ganyan. Hindi naman dumating sa plano ko yun. Talagang ibinigay lang siya. Yeah. Hindi mo din malalaman eh. Sa panahon ngayon, balay mo yung baka sa yung para sa'yo, hindi pa pinapanganak. So, tama! Ano lang tayo, kalma tayo dyan. Oh, kalma lang. Oh. Your time will come. Oh. Kailangan dasal-dasal lang muna tayo, oh. Diba? Tsaka self-love. Mm-mm. Self-love talaga muna. Bago ka pumasok sa isang relationship, kailangan mong mahalin yung sarili mo para alam mo kung paano mo irerespeto yung sarili mo, para alam mo kung kailan ka aalis kapag ka hindi mo na-deserve. Yes, tama. Yeah. Ako din before, pag nag-boyfriend ako, older than me. Mm-hmm. Ngayon, si Bully is 1 year younger than me. Mm-hmm. So, di ba, kita mo, hindi mo ina-expect, di ba? Siya yung pinapangasawa ko. Diba? Nakakala ko, mapapangasawa ko na sa someone older, someone more mature. Gabi, see, parang diba? Yung perfect match ko was younger. Kasi siguro, since tayo, hanap-hanap tayo nung gusto natin. Ay, gusto ko mas matanda. Hindi natin nakikita yung mga tao pala na nandyan para sa atin. So, tabi lang. So, ganun. Diba? Totoo naman. Totoo yun. So, how did Sarki change your life? Sobrang binago niya ako from my vision to my emotion. Wow, ang dami binago! Hindi ko kasi... And my body composition. Body composition. Hindi, binago niya talaga ako completely. Mm-hmm. Kasi the way I look into life before is very babaw. Sobrang mababaw. Like, lahat inaaway ko. Parang pag ayaw ko sa tao, hindi ko talaga kakausap. Bata naman din talaga ako noon time. Oh, yes. So, nga, actually. So, parang hindi ko siya nakikita or hindi ko naiintindihan how life works. Really. So parang, noong time na pumasok si Sarki, parang pag konting galit ko, sobrang chill niya na tao. Ako yung, siya yung, anong ginagawa? Ganun lang siya, sobrang kalmado niya. Ganun. Tapos parang, ayun, binago niya ako na parang, bakit hindi ka nagagalit? Parang ako sa kanya, ba't hindi ka nagagalit? Ano niya na, what for? Anong magigain mo? Or anong maano mo? Parang ganun. So, ayun, natuto ako na to conserve my energy sa mga taong dapat anuhin. Sa emotion din, yung conserving talaga ng energy mo sa mga bagay na mas dapat. Pero grabe, natuwa din ako kasi how supportive he is of you. Naman. Grabe. Tapos, nakikita ko rin, siyempre, di ba, sabi ko nga sa'yo na kapag nag-guess ako, pinipilian ko kayo and talagang inaalam ko rin yung buhay niyo. Parang, di ba, nakita ko, nasabi ko, alam mo yun, nakita kita, wow, ating-ate, nakita kita, bata ko pala. Nag-subaybay mo kami. Sige, sabihin mo na, okay si ate, fan mo. So, yung nakita ko, so baby ka pa. So ngayon, tapos si Yana noon, yun nga, friend mo si Yana, nung time na inamin mo yung babies. Kasi, parang Yana isa knew. Isa si Yana. Before, right? Tama ba? Oo. Even before. Yana, ninang kakayanang anak ko, ano to? Papasko na, oh. Pumunta ako dito para sa'yo talaga. Kasi na ipapasko. Alam mo, inimbita ko nga dito, Yana. Sinabi mo, pupunta ka, patapos na ako dito. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mo bilang nanay?
I know, pinakamahirap na pinagdaanan ko siguro is yung tinago ko yung pregnancy ko sa nanay ko. Yung nanay ko, nalaman niya. Na. Oo, nalaman niya 7 months na ako. Panganak na ako. Ganun. Paano nga mo? Paano mo rin natago sa showbiz? Alam mo, nakikita ko to. Hindi ko alam may baby na siya. Alam mo yun? Ano kasi, so nalaman ko, kakatapos ko lang mag-birthday. May mag 19th birthday. Oo. Tapos, parang, so nalaman ko ganyan. Wala nakakaalam. Simula nung first month hanggang 5th month. Mm-hmm. Pati yung ate ko, wala ding alam ganyan. Ang nakakaalam lang nun, yung kami dalawa ni Sarki. Tapos, maliit, sobrang liit niya. Kasi nakakapag-photoshoot pa ako ng swimsuit. Wow! Ganun. Ano, 5 months ako nun. Tapos nakakapag-shooting pa ako for X and Y's. Nang umuulan, minu-morning sickness ako. Siguro isa din yung sa mahirap na nag-shooting ako, tapos morning sickness malala. Tsaka hindi nila alam. Hindi nila alam. Oo. Tapos, namamagana ako sa set, ganyan. Hindi nila alam. Manas na. Sabi ko, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko, hindi po kasi may sinus ako nga. Nag-drama-drama lang ako na may sinus. May sinus na pala sa chan. So, parang ganun. Pag-achi. Pag-achi. Actually, oo. Tapos, ayun, umuwi ako sa, isa din kasi yun, kaya madali para sa akin na itago. Dahil yung nanay ko, tsaka ako, magkahiwalay kami, nasa Mindoro siya, nasa Manila ko. Mm. So, nung pang 7 months ko, sabi ko sa jowa ko, sabihin na natin. Sabihin ko na ito, mangananak na ako. Ano? Ganun. So, pumunta na kami. Tapos hindi ko pa sinasabi sa kanya, ano? Buntis ka? Gumano na agad yung nanay ko. Sabi ko, paano po nalaman? Paano mo nalaman? Puro na lang daw yung t-shirt ko. Tapos nakita na yung baby bump ko. Siyempre nanay din siya. So I'm aware na alam niya. Pati yung pulso ng leeg ko. Oo, alam niya. Diba yung tibok daw dito pag double, ibig sabihin dalawa na yung heartbeat. Oo, parang may ganun. Parang may ganun sila. At saka malala pa doon, pag uwi ko pala, akala ko ang ganda-ganda ko pa. Ang laki na pala ng ilong ko. Ganyan. So, nalaman na talaga ng nanay ko. Hindi ko na siya maitatago. Akala mo, ang galing mo pa. Oo. Yung ilang umulan dito. Oo, yung pala. So, namumula-mula pa siya. Ano to? Hindi na nalaman. So, nagalit siya. Yun. Share ko lang. Share din. Kasi sobrang tagal niya na nagdadasal ng apo. So, so nung time na magkaka-apo siya sa akin, I was 30. Last year lang. So, 30-31. Hindi ako natakot magsabi. Kasi parang, gusto na naman yung apo, edi go. So, diba? Pagbigay namin ng ultrasound. Binato! Ah, irresponsible yung go, ganun. Oh. Ready na ako sa pamilya. So, kabaliktaran ng ina-expect mo. So, pati yung asawa, hindi pa kami mag-asama, pero pinalabas ko siya, wait lang. So, nagkaroon kami ng ganung moment kasi akala ko, sabi niya, humigay ako ng apo, pero hindi sa'yo! Pinag-pray niya daw yung apo niya, pero sa kasana kay Baba, tsaka sa Mac, kay Mac, sa panganay. So, ako na pagkapagbigay. I think, normal reaction niya ng parents. Pero after nun, okay lang na ako, basta masaya ka. Alam mo yun, at saka sino ba yung nag-aalaga? Diba yung gano'n ko pa yung ginusto ko to? Oo. Yung sasabihin mo na lang, ginusto ko to. Choice ko to. Kumbaga, I made this decision na parang magkakaroon din sila na, oh, she's making their own decisions. Their own decisions na, diba? Ano ang pinaka-best part of being a mom? Alam mo ba, nung pagkapanganak ko, hindi ko pa nararamdaman talaga na parang nanay na ako, ganyan. Mm-hmm. Nung nanganak ako, tapos inilagay na sa dibdib ko yung anak ko, day, talaga, umiyak talaga ako. As in, parang, ito pala yun. Oh my gosh, ito pala yung motherly love. Ito pala yung, oh my gosh. Parang ganun. Nabuo. Oo, parang, Ganon siya. So, yun yung pinaka-best part until now. Hindi ko talaga makakalimutan yung tumalon yung, yun yung literal na tumalon yung puso mo. Ayan, ang final question lang naman natin. Sabi ko nga, Karen, isa ka sa mga nag-inspire sa amin. Ako, hindi lang as a mother, yung journey mo as a mother, pati pagiging artista mo, yung PBB journey mo talaga. Hindi mo ka mag-fun. Ano, dun muna tayo. Ano ang ma-advise mo sa mga taong gustong pumasok muna sa showbiz? Dun muna. Magpakabait kayo. Ano, be patient. Kung gusto niyo talaga yung ginagawa ninyo, pag-pray ninyo, tapos, ayun, be patient talaga. Mahabang pasensya, tsaka baka bait kayo sa mga tao from... Yan ang pinaka-importante. Oo, kung gaano kayo kabait sa mga boss, dapat gano'n kayo kabait janitor, sa mga janitor, sobrang, staff. Ano ko yan? Ganun ka din ba? Yung hindi ko talaga kaya kapag naman. Hindi nalang pinapansin. Ano ba, first taping ko ang hilito, lahat hiniluwang ko, pati pala yung mga art dep, hello po! Bineso mo! So parang, I love you! Pati catering! Ayun na, sabi ng staff,
halika nga dito, ano ginagawa ko? Sabi ko, ay, hello po, ganyan. Sabi sa akin, mga, ano mga catering yun sila? Sabi ko, ay, parang, okay, hindi ko po least, alam. Diba? Oo. So, ayun, hindi po pala lahat dapat binibeso. Para, kasi nahihiya din sila. Oo, nahihiya din sila. Nahihiya rin sila, parang, ano, ginagawa, gagano na talaga nila, ano ginagawa nito? At ako binibeso, parang, so, may magic kayo, hello po! Oh, hello po! So, maiiwasan ka talaga nila para ikaw talaga, ay, ayaw niyo po ba sa akin? Parang ganun talaga mapifeel mo. No? Parang, yun. So, minsan po talaga, alamin din natin kung sino yung mga binibeso natin. Pwede gusto magpabeso. Oo, oh, yung mga gusto magpabeso. Pwede naman yung mga appear-appear lang. Yan, yan. Mamasanay sila sa ganun, pero yung bebesuha mo sila, mga art depth, no? Sila. Wala naman naging ganyan din ako nung bago sa showbiz, 14, 15. Eh sabi ni mami, kung sino makita mo sa purod, hello one boy, hello. Oh, diba? Hanggang eventually, nung tumagal na ako, ay kuya! Ay, di pala, kuya! Siya yung taga-telpate ko lang kapilat. Nakakahiya, diba? So, ang mangyari, next taping, paano mo siya babatiin? Bebesuhin mo ba siya ulit? So, di ba, ay kuya, close. Oo, diba? So, ang tanong, paano mo siya hello one ulit? So, ay, kuya! So, ikaw na lang yuyo ko, ganyan. Ikaw na mahihiya. Ay, mali po pala. So, yun, Karen, dito na tayo sa last and final question. Karen, ano ang advice mo sa mga mothers and viewers who are watching us? Mga mother po dyan na medyo nag-struggle, especially kasi dami ko napapanood ng balita na may mga nagsuicide, ganyan, because of postpartum depression. Na mga mommy po na, may, na dinadanas yung postpartum, kaya nyo yan. Hindi ko sinasabi na matatapos yan at hindi ko po sinasabi na binabaliwala yung problema ninyo or yung nararamdaman ninyo. Pero wag po kayong mahiya na magkwento or magsabi ng mga nararamdaman ninyo. Para naman po dun sa mga happy moms natin dyan, just keep on going. I'm very happy for you. Yan na. Tsaka yung mga asawa naman dyan. Kung gusto nyo maging masaya yung buhay ninyo, gawin ninyo, pasayahin din yung asawa ninyo. Kasi a happy wife is a happy life. Oh, diba? Kaya wag kayo, pag sinabi ng asawa ninyo to, gawin nyo na agad para wala nang away-away. Oh. It really works. Mm-hmm. Totoo. Totoo yun. Yung kinikwento mo nga kanina, quick lang, yung kinikwento mo kanina kung paano yung dynamics ninyo ni Sarki, na ako rin kasi yung parang sila yung parang sobrang, pati ikaw mahihiya ka na. Ngayon nagkaroon ng self-control, lalo na sa temper, yun. Anger, and everything. Talagang natitame down tayo ng life partner natin. So, nababalance, oh, no? Diba? Yeah. And last na, message to your babies. Ayun, Bebo, diba? Lucas! Oh, yes. Bebo, galing nga mo sa school. At Lucas, Mista Ma, huwag ka na masyadong tumalun ng tumalun. Sobrang stress ako kasi lalaki siya. Baka mabalian. Ang likot ng lalaki. Sobrang different nila ni Olivia, pero yun, mahal ko kayo, alam niyo naman yung mga anak. Kahit na lagi akong maingay, kasi sinasabihan ko si Olivia, sabi yung mami, ba't ka galit na naman? Sabi ko, hindi ako galit, sumisigaw lang ako para marinig mo. Speaking voice. Normal ko siya. Ayun. I love you. Thank you so thank much, guys. Super thank you for your time. Thank you again. I really had fun and thank you for having me. Thank you rin, sobra. May laban natin. Salamat talaga. Bago tayo matapos, please invite them sa mga ano ba, shows? Ayan, para po sa mga ganap ko, please follow me on all of my social media accounts. Just me, Karen Reyes. Sa Instagram, just Karen Reyes. Sa lahat po ng mga social media platforms ninyo. Kahit anong platforms, meron din ako yan. Oo, para ano tayo, Telegram, meron din ako yan. Ayan. Thank you very much po. Nakabili kayo pag nag live selling ako, bumili kayo. Ay, oo nga. Lahat po ng live selling ni Karen, abangan nyo sa Instagram niya. Yan, active naman siya doon. Yes. And before we end, of course, ibibigay muna natin ang ating giveaway para sa ating guest. Yeah! Ayan, this is from Spotlight Cosmetics. Marami yan. Mag-i-enjoy ka. Ayan, every bulena. Antara. Thank you very much. Magti-thank you. Bongga naman. Thank you muna tayo. Ayan, maraming salamat po. Spotlight. Gusto ba yung tinignan ko yung loob? Okay lang, go. Spotlight Cosmetics.
Spotlight Cosmetics para sa ating giveaway. Nasanay na po kasi ako pag may parcel talagang. Huwag may kwento yung parcel. Ayan, before we end, syempre, we would like to thank our following sponsors. Syempre, Spotlight Cosmetics para sa ating giveaway. And then, thank you rin sa aming mga food sponsors, RC's Kitchen and Rosa Valencia for our food. Syempre, Cliff Point for our beautiful studio, my makeup and hair, Juno Mata. And I would like to thank my production team, AAA Digital Company and Studio Manila. Ayan, please huwag kayong bibitaw because pagkatapos nito, last episode na po natin ng Behind the Scenes with Mina. So, kailangan yung abangan ang finale episode namin. Basta, abangan nyo siya! Ayan, maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo. And kasi nag-enjoy kami. Para kami yung nag-enjoy. Ayan, maraming salamat. This has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. Know so much to you. It's Mother's Day. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me.